Pagpalang araw sa lahat. Guys, ang review po natin, ito po yung pinakabago ng Motorstar na Easy Ride 175 na EDV po. Ano po siya? Glossy siya na green. Guys, ano ko lang, i-info ko lang sa inyo. Ito po yung pinakamura na EDV na nasa market ngayon. Pero pagbago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, pakasubscribe naman po at pahitan notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. Tara guys, simulan na natin ito review. Guys, simulan na natin ito review. Ito po yung Motorstar Easy Ride 175 Fi. ADV po. Simulan po natin sa gulong. Ang gulong po nito, ang takpo ay cordial. Ang sukat nito ay 110 by 80, 14 po. Kita nyo yung spike, ang ganda guys. Oh. Pang adventure bike talaga ang dating nito. At adventure bike po talaga to. Ang ganda po ng spike, pwede to sa yun nga po, yung mabuhangin o asfalto, kahit ano pong klase ng kalsada po, kahit pasako. Ito po yung kanyang disc brake. Ano po to? Yung regular lang po na disc brake. Yan. Tapos ito po yung kanyang front shock. Ano siya? Matte gray. Yung brake caliper niya po ay matte black. Ito po yung kanyang fender. Ah, glossy na black. May reflector po siya rito. Pagkabilayan guys. Para pagnaliko. Pero guys, ang kulay nito ay glossy siya na gray. Yan. Parang combination niya po ay glossy na gray at glossy na black. Ito po yung kanyang headlight. Yan. Parang LED projector po siya. Ganda po. Ito po yung kanyang signal light. LED na rin po yan. Ito po yung kabilang side. Yan. Tapos may decals siya dito na 175 mi. Guys, ito po yung lagayan ng kanyang windshield. Papakita ko na rin po yung kanyang windshield. So guys, oh, yan. Vintage siya na black. Hindi lang po kinakapit kasi syempre madali po kasi itong ano, magasgas. Yan, yan po siya. Saktong-sakto na po. Hindi masyadong malaki. Hindi rin po siya masyadong maliit. Gandang-ganda po ito. Maganda na rin po itong ano, protection sa hangin. Ito naman po yung kanyang likod na gulong. Ang sukat naman po nito ay 130 by 70, 13 po. Disc brake. Yan, ganda nito. Harap at likod, disc brake po siya. Ang kanyang rear shock, glossy na black na debaso. Ito po yung kanyang taillight, LED na. Pati yung magkabila niya, signal light. Sa likod, may reflector. At meron po siyang ilaw dito para kita yung ating plaka sa gabi. Tapos may built-in na rin po siyang lagay ng plaka. Yan. Ibay po ito na may reflector din po sa magkabilang gilid para pagliliko tayo. Guys, wala po siyang kickstart. Ito naman po yung tapakan ng angkasaan. Ang ganda rin po sa ang tito yun. Saka maganda po yung design niya. Side stand, center stand, glossy siya na black. Yung body niya po dito, pag nakita niyo, ang ganda po ng pagkakagawa. Yan. Para mayalin tulad yung apo siya sa ano, yung sa Honda. Honda na ADV. Ganyan, pati yung body niya. Pati po yung kanyang harap. Tapos may carbon design din po siya rito na fairings. Saka guys, ang ganda rin po ng ganitong grab bar. Yung grab bar niya po, built-in na po agad na pwede nang lagayan ng top box. Kaya hindi ka nabibili ng yung, ano po, ang bibili nyo na lang mismo yung box. Hindi na kayo bibili ng bracket. Ano, built-in na po siya. Ganda po. Ito po yung kanyang upuan. Customized na rin po siya, naka-camel back na ang ginamit na material po yung mga kinis po. Tapos meron po siya rito
pataas, yun nga po yung sa camelback niya. Tapos may naka-engrave po dito ng Motorstar. So guys, ang lambo to. Ayan, makita nyo naman, lambo. Ito naman yung kanyang U-box. Ayan, malaki rin po. Pero tingin ko lang po, ang asya po dito ay half-face na helmet. Depende pa rin po sa brand ng half-face. Kasi parang mababaw po yan eh. Yung sa upuan dito, pag sinara, mababaw po. Po. Tapos ito po yung ilalim ng upuan. Ang ginamit na material, plastic na flat. Yung kanyang seat cover po ay naka-staple sa garter para hindi mapunit yung ating seat cover. Ito naman guys yung kanyang muffler. Ayan. Ito na muffler. Tapos ito parang chrome plate. Ito yung kanyang heat guard. Ito po yung kanyang fan nandito. Guys, maganda rin ito. May mud guard siya para iwas di balsik ng puti sa ating underneath ng motor. Tapos meron pa po ditong rubber na ano, pang protection po. Yan. Para hindi po talsigan ng putek yung engine po. Ito guys yung manubela. Yan. Lambot. Lambot po ng brake lever. Ito po yung mga function. Passing light. High and low, busina, signal light. Ito guys, so meron siyang kill switch, park light, electric start. Guys, ano lang po ito, electric start siya, wala po siyang kick start. Wala po. Po yung kanyang brake lever, lambot po, pati po yung kanyang throttle. Guys, maganda rin dito, ano na po siya, digital na gauge panel. Hindi lang natin siya ma-operate kasi wala pa pong battery. Ito po, may pocket siya rito. Malalim din po, kasha po yung cellphone. Tapos, kasha rin naman po ang bottled water. Saka documents, saka mga coins. At kagandaan po nito, may USB port. Tama-tama po ito sa mga riders. Yung mga gusto mag-long ride. Tapos yung nagdi-deliver po ng mga parcel. Guys, ano pa po ito ah, may susi pa po siya, hindi pa po siya kilis. Pero ang ganda nito, pag bubuksan niyo po yung fuel, saka yung upuan po, dito na lang po siya. Push button na lang po siya. Hindi niyo na po siya sususian. Dito po. Hindi niyo na po siya susian. Automatic na po, push button na lang. Ito po yung kanyang gas tank. Yan. May carbon design din po. So yun guys, ito na yung inaabangan ko. Sasakyan ko na itong Motorstar Easy Ride 175 FI ADV. Tara, tignan nyo ako mga guys pag nakasakyan ako sa unit. So yun guys, kanina nakasakay na ako dito sa Easy Ride 175. Unang-una ko napansin, ang ganda po ng upuan. Malambot. Swak na swak to sa driver po. Ang lambot po. Saka ang laki ng galawan. Pag umuusod-usod po yung driver. Tapos yung ating seating position, pwede po kayo dito nakatapak. At pwede po kayo dito nakatapak.
Yung back ride po, komportable po yung upo niya rito kasi lambot din po. Sa kakagandahan nga po dito, ano po siya, yung top box ready na po yung bracket niya. Ayan, hindi na kayo maghahanap ng bracket kasi napakaganda po nito kasi di po yung ipo gusto agad may top box. Eh, syempre, dagdag expenses pa natin yon. At least ito, meron na po siya agad na built-in. Sa kanyang manubela, napaka-functional po. Ayan, magagamit niyo po lahat to. Mga function niya po. Sa kakagandahan nito, ito nga po, kasi digital gauge panel na siya. Saka yung suspension niya po, yung harap sa likod, napakalampot. Kung mapapansin nyo kanina, medyo may kataasan siya. Pero, ito naman po, pwede nyo pong babaan. Ayan o. Pwede nyo po siyang babaan o. Kung natataasan po kayo, kagandahan po nito, pwede nyo siyang ibaba. Ibaba nyo hanggang dito. Eh ako po, kaya ko, ano lang po ako, 5'5". Pero konting tiptoe lang ako, napansin nyo kanina. Pagka po napababaan ko to, yung harap, tapos napalitan ko ng ibang rear shock po yung likod, goods na goods na to. Napakaganda po nito, parang bagay na po to, kahit hindi po kataasan na ride. So yun, alam ko, ito na yung inaabangan nyo, magkano ba ngayon to? Easy Ride 175 na ADV. Tara, tignan natin yung price. Guys, ito pong Easy Ride 175 na ADV. Ito po yung cash price nyo. Guys, imagine nyo, 87,900. Kasi sa ngayon po, ang ganitong hitsura ng motor o unit ng ADV, napaka ano po siya. Ang alam ko, 100K pataas po ang mga presyo nito. Pero dito po sa Motorstar, yan, kita nyo, 87,900. Tapos ito po yung kanyang down payment, 27,900. Pag 18 months po siya kukunin, yan pong babayaran nyo, 3,783 pesos. Napakamura. Ganoon yung monthly nyo po ng 18 months, 3,783. Tapos may rebate pa po yun na 400. Ang mga available po dito na kulay, black, gray black, saka white black. Yun nga po, sabi nga nila, maganda po itong white black. Kaso, ang available po dito ngayon, ito pong gray black. Ito rin po yung kanyang contact number, yan. Si Sir Noel po yan. Contactin nyo lang po yan. Pero guys, syempre, mas maganda nito, mapuntahan nyo ng personal yung unit para makita nyo ng actual at ma-appreciate nyo siya. Pero sa akin, napaka-solid nito, napaka- goods na nito, lalo na yung gusto magka-ADV na murang-murang halaga. Yan po, oh. Halagang 87,900. Meron na po kayong ADV na 175. Imagine nyo guys, ha, 175 ang CC nito. Tapos FI naman na siya. Kaya matipid na po ito sa gas. Kaya kung ako sa inyo, pasyalan nyo na po dito sa may barangay Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Ito dito po sa may Motorstar. So yun mga guys, hanggang dito na lang. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, pa-subscribe mo po at pa-hit ng notification bell para updated po kayo sa aking mga videos. At salamat nga po pala dito sa may Motorstar at na-review ko po yung mga motor. More says to come. At yan na lagi po sinasabi, ingat po palagi, ride safe always and God bless po. Pa-like and share na rin po ng aking mga videos at lagi natin tatandaan, mahal tayo ng Diyos.